Ang KNN ay hatid sa inyo ng UNICEF. Sumi, ano ba mas ang kilala ang Cotabato? Alam ko kilala sila dito sa mga wildlife parks nila. At saka, di ba may mga hot springs din saan? Saka siyempre, yung mga manok na tanyag sa makulay nilang kultura. At saka nga, kaya hindi nilang tayo magtanong sa mga sadyante ng Quirino High School. Tara, okay. Magandang hapon! May gusto lang kami tanong sa inyo. Sa tingin nyo ba, saan kilala ang Cotabato? Sige. Magandang panawing ulan ng Rio de Grande de Mindanao na pumapanganawa bilang pinakamalaking ilog sa Pilipinas. Ayo, sino? Ano ba? Okay. Ang Cotabato ay isang tahimik na lugar na kung saan konti lang ang pumupunta ang mga dayuhan, kaya matatawag natin ang mga forest dito ay isang virgin pa lamang. Mga populasyon sa Cotabato, mahigit 1,000,000 yun. O sige, ikaw, ano naman ang sikat sa Cotabato? Kasi po, sa pagkakaalam ko po, ang Cotabato hindi po siya nasakop ng Spaniards yung Spanish time. Kung yun naman, patatapin yung alam sa Cotabato. Diyan, meron kayong chicken and goodies. Yes, Meron naman yung ang Cotabato, hindi lang siya kilala sa kanyang makulay na kasaysayan at kultura. Ngayon, matapaw na rin siya. Atong pagdala ng ulat ng mga reporters natin na mula sa nasabing nalawigan. Kaya alamin natin kung bakit. Ito ang lungsod ng Kidapawan. Nagdadamihan na ang mga bagong establishmento, nagpapahiwatig ng lumalagong ekonomiya ng batang lungsod na ito. Sa katunayan, ito isa na sa mga tinaguriang maunlad at masaganang lungsod sa puso ng Mindanao. Ang lungsod na ito ay tahanan din ng libo-libong Cotabatenyo. May mga Muslim, may Kristiyano, at may mga lumad na dati mga taga-kabundukan. Dahil sa kawalan ng pagkukunan ng pangkabuhayan, naisip ng ating mga katutubong kapatid na lumikas sa lungsod. Naglalakad po kami ngayon patungo sa isang lugar na kung saan yung mga kapatid nating mga katutubo ay naninirahan dito sa lungsod ng Kidapawan. Ito ang Durian Village. Dito nakatira ang ating mga katutubong kapatid na mga Manobo at Hiroray. Tulad din sa kabundukan, ang pamumuhay nila rito ay maayos, simple at tahimik. Kahit na may kahirapan ang kanilang buhay, ay kitang-kita ang kanilang pagiging likas na masayahin. Habang ang iba ay abala sa mga gawaing bahay at pagnenegosyo, ang iba'y nagiinuman at nagsasaya. Ang mga bata naman ay masayang naglalaro ng nakagisang larong tumbalata. Hindi man magara o ganoon kaaya-ayang tingnan, ito ang kanilang munting paraiso. Tulad ng kanilang nakagisnan, pinamumunuan pa rin sila ng isang gato na tumatayong tagapaggabay at tagapamahala sa lahat ng kanilang mga gawain. Kuya, kung ikumpara nimo ang kinabuhi dito sa taas at kinabuhi dito sa baba, sa inyo? Eh kung dito sa baba, kung nakitrabaho dito, mabuhi ka. Pero kung dito sa bukit, kung magumak ka, mabuhi ka. Pero ang kwarta dito, anuin. Kung ikaw pagpapiliyon, kuya, asa ni mo gusto? Dito o dito? O sa ako lang. Oh. Kung sa kwarta ay, dili mo lupi dito. Sa pangitan ni Nagmari. Pero sa nagigusoon? Sa bukit ang kwarta. Ayon kay Dato Laydan, hindi lang mga paraang pangkabuhayan ang nagbago sa kanila. Sa tradisyon nato, sa karaan kuhaw nato, tuwista nato sa tradisyon na mayo. Nagkaroon din daw ng mga pagbabago sa kanilang pananamit at pananalita. Bukod sa salitang Manobo, tinuturuan ng mga magulang ang kanilang mga anak ng Bisaya para madali silang makipag-usap sa iba't ibang tao. Hinihikayat din nila ang kanilang mga anak na mag-aral upang matuto ng mga makabagong pamamaraan ng pamumuhay. Asa yung grade? Nag-eskwela lang, ha? Eskwela lang. Grade 3. Asa man? Sa swerte. Sa swerte na meron eskwela. Dili ka na budlaya. Nagkarakaw lang ka pa at school? Oo. Layo in yung school? Dili, doon lang.
totoo lang. Pero dilipod ka mo, budlayan mo iskwela. Dilipod ka mo, budlayan mo sila doon ay baon. Si Aling Erling na mangamba. Naglalako siya ng iba't ibang pangsahog at gulay sa pamilyang bayan dito sa Kitapawan. Mula pagsikat hanggang paglubog ng araw, ay babad si Aling Erling sa pamilihan. Kahit na umaabot lamang ng 100 ang kita niya kada araw, ay hindi niya inaalintana ang pago. Ayon sa kanya, mas maayos ang pamumuhay sa syudad kesa sa kabundukan. Dahil dooy, kailangang hintayin pa ang panahon ang pag-ani. Kuya, unsay kalahian nga naanam mo karon diri sa syudad? Ang kalahian o dito mi sa bukid sa una, kining og nagayuta po dito, hindi mo umaroon, hindi mo ka magpantay. Kami kay wala naman may yuta, anhe may diri sa syudad. Nagtanaw sa kining among pangandoy nga magpapaiskwela namin sa among mga anak. Pangandoy ninyo na magpapaiskwela mga anak sa pangkaya? Kanang makakaon po namin. Makakaon may magpapaiskwela namin. Nasa puso man ng ating mga katutubong kapatid ang buhay sa kabundukan, pinili pa rin nilang mamuhay dito sa lungsod. Dito, umaasa silang matutupad ang kanilang mga pangarap na makapag-aral at magkaroon ng kaginhawaan. Kaginhawaang sa tingin nila'y hindi maibibigay ng buhay sa kabundukan.